Isang lalaking nakaitim na damit, ang nakikipaglaban sa isang dragon, ang nagpapakita ng kanyang pambihirang kakayahan sa paggamit ng mahika. Gayunpaman, hindi pa rin siya nasisiyahan sa kanyang kasalukuyang taglay na kapangyarihan. Sa sandaling lumitaw ang crest sa kapanganakan. Hindi na ito mababago, kaya't ang taong ito ay nagpa siya na gumamit ng kakaibang salamangka upang muling ipanganak sa hinaharap. Makalipas ang 5,000 taon, siya ay muling nagkatawang tao bilang ikatlong anak ng pamilya Hiroshima. Naabot niya ang 4th na crest na may mahusay na kakayahan sa close combat na palagi niyang ninanais. Habang nasa daan, para makilahok sa entrance exam sa paaralan, may lumitaw na isang tigreng halimaw. Ito ay ikinagulat ng carriage driver dahil sa isang iglap ito ay tinapos ni Matias, habang naglalakad sa paligid ng Kapitolyo. Hindi niya sinasadyang marinig ang isang babae na humihingi ng pabor na gawan siya agad ng enhanced sword, kaya inalok sila ni Matias na siya na ang gagawa neto. Ang babaeng ito ay si Alma, na umalis sa kanilang lugar dahil ayaw niyang ikasal sa weirdo, at ang kanyang kaibigan ay si Lori. Sa paniniwala ni Alma na kayang gawin ito ni Matias, agad ni Matias tinapos ang paglikha ng isang enhanced magic sword nang hindi binibigkas ang mga incantation. Hindi sila naniniwalang totoo ito hanggang sa aksidenteng inilapag ni Lori ang espada sa mesa na naging dahilan kung bakit ang mesa ay nahati. Kinaumagahan ay nagkita silang muli sa entrance exam. Ang unang pagsubok ay tungkol sa kasanayan sa espada. Salamat sa magic sword na nilikha ni Matias, madaling natalo ni Lori ang kanyang katengali. Si Matias na ang susunod, ang taga-suri ay ang kapitan ng kabalyera na kanyang kalaban, na gusto ding subukan ang kakayahan ni Matias. Hindi nagtagal ang laban na nalo si Matias laban sa kapitan. Susunod ay ang magic casting test. Ang mga kalahok ay magkakaroon ng target shooting na pagsusulit gamit ang mga fire arrow. Si Matias ay gumagamit ng isang malakihan at mapanirang magic na nagdulot ng takot sa lahat ng tao sa paligid. Kinaumagahan ay tinawag si Matias sa silid ng headmaster na si Edward. Sinabi sa kanila ni Edward na ang wordless spells ay matagal nang nawala. Sa kasalukuyan sa bansa, walang sino man na gumamit sa kanila ng ganitong kasanayan. Hiling ng headmaster na turuan ni Matias ang mga mag-aaral kung paano mag-cast ng wordless magic. At ang pumasok din sa kompetisyon sa paaralan. Sa isang buwan, nagaganap na nga ang inter-school competition. Naramdaman ni Matias may isang tao na 10 beses na mas malakas kaysa sa kanya. Sa paligsahan na kilates na ang kalaban, ito ay isang demonyo na nagbabalat kayo bilang tao. Agad na gumamit ng apoy si Matias na nagawang talunin ang dalawang kalaban. Gumamit ng mahika ang demonyo, nagsimula itong magbigkas ng mga incantation para hindi maghinala ang lahat. Sa nakalipas na 5,000 taon ang lahi ng demonyo ay pumasok sa mundo ng mga tao at naging sanhi ng pagkawala ng wordless magic. Nais nilang hamina ang mga kakayahang ng mga tao sa paggamit ng mahika hanggat maari, at tinawag ang 4th na crest, the crest of failure. Agad na ginamit ni Matias ang canceling magic upang mabanyag ang tunay na anyo ni Dev-Iles. Balak pa sana ni Dev-Iles na tumakas. Ngunit, si Matias ay masyadong mabilis bago pa man siya lumipad ay natamba na siya ni Matias. Binigyan ng parangal si Matias ng hari dahil sa tinalo nito ang demonyo. Hiniling ni Matias sa hari na gantimpalaan siya ng lahat na kunin ang lahat ng resources ng Kingdom's Dungeon, pumunta siya sa warehouse ng palasyo para humanap ng ilang bagay na makakagawa ng anti-demon barrier para sa kaharian. Dito muli niyang nakilala ang magic sword na kanyang nilikha 5,000 taon na ang nakalilipas. Inanyayahan niya sina Alma at Lori na sakupin ang mga dungeon at upang magpalakas at kumuha ng mga material. Ang dalawang babae ay nagpapahusay sa kanilang mga kakayahan sa pamamagitan ng pagtalo sa mga karaniwang halimaw. Si Matias ang mamamahala sa pagpuksa sa mga high-level na halimaw. Pumunta na si Matias sa ibabang bahagi ng dungeon at nakatagpo ang isang higanteng ahas. Ang Arc Serpent ay ang pinakamalakas na halimaw sa dungeon. Ang mga likido sa bibig nito ay maaaring makatunaw ng anumang bagay, at ang mga kaliskis nito ay napakatigas. Na ang espada ni Matias ay hindi kaya itong hiwain. Nang walang ibang pagpipilian, napilitan si Matias na gumamit ng mga mahiwagang bato upang palakasin ang kanyang espada sa isang tira niya gamit ang mas pinahusay espada na talo ang halimaw.
Dinala ng tatlo ang ulo ng higanteng ahas sa Adventure Guild para ibenta ito. Pabalik na sila sa academy. Nararamdaman nila na ang pinagmumula ng mana mula sa dalawang demonyo. Isa sa kanila ay mas malakas kaysa sa dalawa pang demonyo. Pumunta sila dito upang hanapin ang taong pumatay kay Dev Elias, ngunit agad na sinugod ni Matias ang dalawang demonyo. Si Lord Asheville, isa sa mga demonyo na pinakamalakas sa kanilang lahat. Palagi niyang minamaliit ang kapangyarihan ng mga tao, gusto na netong tapusin si Matias. Agad na kinokontrol ni Matias ang sphere para harangan ang pag-atake ni Asheville. Ang magic sphere na ito ay kumokontrol din sa magic ng kalaban. Gayunpaman, mayroon itong mahinang punto. Wala itong magagawa laban sa pisikal na pag-atake. Kaya kailangan ni Matias ng plano. Ang mabigyan ng oras ni na Alma at Lori, habang kinukuha ni Matias ang atensyon ni Asheville na pinakamalak sa mga demonyo. Dahil sa napakaraming karanasan ni Matias sa pakikipaglaban sa nakaraang niyang buhay. Hindi maabot ng espada ni Asheville si Matias. Dahil sa tatakas na siyang isa pang kalaban, hindi nito magawang makaalis dahil sa nakaharang na sphere, na kaya ding harangan maging ang pagdaloy ng mahika sa kanyang katawan. Sa pagtakas ng demonyo, pinagsama ni Alma at Matias ang kanilang pag-atake sa isang palaso. Ito ang nagiging sanhi ng pagkalipol ng mga demonyo. Maraming salamat sa panonood. Kung hindi pa kayo subscribe, baka naman mga idol.